Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Balik tanaw muna tayo sa part 3 ng Aswang na Manananggal. Sa tulong ng mga pare, kasama si Estong sa loob ng banal na simbahan ng Santa Catalina sa pamamagitan din ng kwintas na may krus na palawit sa gitna. Naialis nila ang itim na espiritong diablo na kakambal ni Mercedes mula pagkapanganak niya. Dahil nalaman niya buhat kay Padre Arnulfo na anak siya ni Lucia na prinsesa ng mga aswang na manananggal. At si Mercedes ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga pare sa malaking na itulong na nagawa nila at siyempre kay Estong na hindi siya iniwanan sa dami ng mga nangyari. Samantala, sa hardin ng kumbento, nakita ni Estong na nakaupo si Mercedes at ito ay kanyang nilapitan. Halos isang buwan na din ang nakalipas. Mercedes, buhat ng gamutin ka ng mga pare, kamusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? At ano pa ba ang nararamdaman mo? Wala na bang kakaibang pagbabago sa katawan mo? Pag-uusisa ni Estong ng umagang yun. Ayos na ako, Estong. Salamat pala sa pag-aalala mo. Alam mo, dahil sa nangyari sa atin, nabuhay ulit ako bilang bagong nilalang. Nawala na ang sumpang bumabalot sa aking dugo ng pagiging aswang. Pero alam mo, Estong, may isa pang bumabagabag sa akin. Paliwanag ni Mercedes. Ano naman yun, Mercedes? Wala akong idea sa sinasabi mo. Dahil nandoon naman ako at kitang-kita ko na nagliwanag ang buong katawan mo. Pagkatapos nun, may maitim na usok na lumabas galing sa katawan mo. Umakyat pa nga ito sa ere at umalis ito sa lugar na yon. Doon ka na nahimatay at napasubsob ka sa sahig na marmol ng simbahan. Kwento ni Estong. May isa pang hindi natanggal sa akin, Estong. At ito ay hindi mawaglit-waglit sa aking isipan. At ito ay aking ikinababahala ng labis. Estong, makinig ka sa akin. Napaalis man ng mga pare ang demonyo sa katawan ko. Pero nandirito pa rin ang batong nalunok ko. Dito mismo sa loob ng katawan ko. Ano ang garantisado ko? O sinong tao naman kaya ang pwedeng magpaliwanag sa akin kung may bisa pa ba o wala itong batong nalunok ko? Paano kung hindi sapat ang ginawa niyong dasal sa pagpapalaya sa anumang demonyo na naroon sa katawan ko? Paano kung balikan ako? Ano ang gagawin ko, Estong? Mercedes, ano ka ba? Normal ka na, oh. Ano ba yung iniisip mo? Alam mo, kumain ka na lang ng kumain ng kahit ano hanggat manakit ang tiyan mo para mailabas mo yan sa kubeta. Tsak, mawawala na yung alalahanin mo. At kung magkabisa pa man yan at maging aswang ka, pagkatandaan mo, Mercedes, nandirito lang ako, dito sa tabi mo. Sasamahan kita sa laban mo katulad ng ginawa natin dati. Buo at matatag na salita ni Estong.
Wow ha! Ikaw ba yan, Estong? Pero alam mo, ang swerte din ng magiging asawa mo kung mag-aasawa ka pa ulit talaga. Dahil mula nung tinapat kita sa nararamdaman mo sa akin, mas nag-focus ka pa sa pagiging sakristan mo. At halos di na nga kita mahagilap sa buong kumbento eh. Mukhang tuloy-tuloy ka na sa debosyon mong maging pare ha. Masaya ako sa'yo at sana ibigay ng Diyos yan sa'yo. Bukas palad na yumakap si Mercedes kay Estong. At si Estong naman ay tinanggap din niya at yumakap din ito kay Mercedes. Kahit na may kirot sa puso, ay ramdam naman niya na mahalaga din siya sa dalaga. Yun nga lang bilang kapatid. Samantala, sa isang kuweba sa libingan ng mga aswang. Kahit saan pang lugar namatay ang isang aswang, kusang maglalakbay pabalik ang katawan para mailibing dito. Alas 12 ng hating gabi sa kabilugan ng buwan. Ang espiritu ng Diablo ay kailangan niyang may mapasukan na katawan. Dahil napalaya siya sa dating katawan na pinasukan niya. At hindi siya dapat magtagal sa lupa ng matagal ng walang bahay. Dahil manghihina ito ng tuluyan at maglalahong parang bula. Nagpaikot-ikot muna siya sa ere at nung may mapili na siyang paglulukuban, milukuban niya ang isang patay na sa tingin niya ay hindi pa ganun katagal na kahimlay doon. At ngayon, may isang nilalang ang muling nagising at nagbabalik. Bumuka ang lupa. Iniluwa ang mga kalas-kalas na butong kalansay, kasama ang nakadikit pang laman nitong may uod. At nagsipagliparan ito lahat sa ere at doon ay unti-unting nagdidikit-dikit at nabubuo ang mga ito kasabay ng pagkakaroon niya ng laman at balat. Ilang minuto pa ang nagdaan, inuunat-unat na niya ang kanyang ulo, katawan, kamay at mga paa. Sa wakas, muli akong nabuhay dito sa San Kalupaan. Salamat sa mahal kong Satanas! Matinis na wika nito sa sarili. Nang biglang may boses ang nagsalita. Magmadali ka. Kailangang hanapin mo ang bato at lunukin mo yun. At manunumbalik ang dati mong kapangyarihang meron ka. Masusunod, Panginoong Diablo! Isang umaga. Mercedes, halika na dito at saluhan mo na kami ni Estong mag-almusal. Tawag ni Padre Miguel. Si Padre Miguel ang pumalit kay Padre Arnulfo nang ito ay mapatay. At siya ngayon ang tumatayong anghel de la guardia nila Estong at Mercedes. Sige ho, Padre. Susunod na po ako. Maghuhugas lang ako ng kamay. Pagkatapos maghugas, lumapit na agad siya sa lamesa. At nagsandok na siya ng kanyang kakainin. Ang pagkain nila ay mga tipikal na pang-almusal, katulad ng sinangag, itlog na prito at tuyo na may kamatis sa gilid. Nasa kalagitnaan ng almusal nila nang biglang, Aray ko! Aray ko!
Namimilipit sa sakit sa tiyan itong si Mercedes. Mahigpit din ang hawak ng dalawa niyang kamay para maibsan ang sobrang sakit na nararamdaman. Nagulat si na Padre Miguel at Estong at bigla silang lumapit dito. Napatakbo si Estong sa pwesto ni Mercedes at hinawakan nito ang balikat dahil parang ito ay tutumba. Napaano ka? Ayos ka lang ba? Pag-alala ni Estong. Napaano ka, Mercedes? Ano ba ang masakit? Baka may gamot ako dyan na maaari mong inumin kung simpleng sakit lang yan ng tiyan. Magsabi ka lang kaagad. Paalala ni Padre Miguel. Nahimasmasan naman si Mercedes ng ilang minuto dahil nawala din ang sakit. Siguro dala yon ng gutom dahil sa nakaraan niya. Sino ba naman ang gaganahan sa pagkain kung sunod-sunod kang mawawalan ng mga mahal sa buhay? Si Padre Arnulfo at si Aling Ising na halos karugtong na ng buhay niya. Ayos na ho ako, Padre. Baka sa gutom lang ho ito. Huwag na ho kayong mag-alala pa sa akin. Estong, salamat ulit sa pag-alalay mo sa akin, ha? Muntik na akong natumba. Buti na lang andyan ka. Balik na ho kayo sa pagkain ninyo. Doon na muna ako sa hardin para magpahangin. Maalinsangan din ho kasi. Sa loob ng simbahan, patapos na ang misa. Isang komenterista ang biglang nagsalita. Ang ating pong parokya ay nagpaskil sa labas ng pinto ng mga aktibidades sa paparating na Semana Santa. Maari po kayong tumingin doon para sa inyong kaalaman. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Sa tuwing darating ang Semana Santa dito sa Santa Catalina, ay may kakaiba silang ginagawa. Ang isa pang bahay na di kalayuan sa simbahan at kumbento ay nagpapapasok sila ng mga taong lansangan. Pansamantala silang kukupkupin doon para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at parte sila ng bayan na iyon. Pagkakataon na din nila na magbagong buhay dahil marami ang matututunan nila pagkatapos. Lumabas ng kumbento si Mercedes para tignan kung sino-sino ang mga taong kukupkupin nila sa bahay na iyon. Sa kakamadaling pagbihis, hindi niya nasuot ang kwintas na krus na palawit. Nang sa hindi kalayuan, may isang babae na nakatayo sa may haligi ng pader ng tarangkahan. Parang nanghihina ito at patumba na sa semento. Nagmadali si Mercedes makalapit dahil nakita niyang natumba na ang babae. Kaya inalalayan niyang makatayo. May kabigatan pero hindi alintana. Tamang-tama naman ang labas ni Estong dahil may kailangan siya kay Mercedes. At nang makita niya si Mercedes na may tinutulungan, agad din siyang kumilos para tumulong. Ale, okay na ho ba kayo? Ano ho ba ang nararamdaman niyo? Mabuti pa ho at dumito na muna kayo sa bahay ng kalinga namin. Sa tuwing ganitong Semana Santa, welcome ho ang mga tulad nyo na nangangailangan ng tulong. Suhestyon ni Mercedes. Alam niya kasi isa din tong pulubi dahil
Marami din siyang sugat sa katawan at inasikaso niya ito. Ngunit bigla na naman nag-alboroto sa sakit ng tiyan ni Mercedes. Mas masakit pa kaysa sa dati. Kaya pinilit niyang makalakad kahit namimilipit na siya sa sakit para lumayo at umupo para kasing may gustong lumabas mula sa kaloob-looban nito. Kinabukasan sa bahay Kalinga kung nasaan ang mga inampon pansamantala. Magsilabas ho ang lahat dahil ngayong araw tayo ay tutulong sa loob ng simbahan kasama sina Padre Miguel, Kuya Estong at Ate Mercedes ninyo para maglinis dahil bukas ay 7 palabras ng ating parokya. Paliwanag ng isang volunteer. Pero ang babaeng tinulungan ni Mercedes ay walang reaksyon, walang galaw, kaya nilapitan siya ng volunteer. Ale, tara na ho, sama po kayo. Utos sa akin kasi ni Ate Mercedes, lahat daw kailangan kasali. Pero kung hindi nyo pa kayang gumalaw, diyan na lang ho kayo at sasabihan ko na lang si Ate. Hirit na sabi ng volunteer. Pagkatalikod ng volunteer sa babaeng pulubi. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa ere. At isang nilalang ang nawalan ng puso at kinain ng kung sinong nilalang. Ni hindi man lang nakagawa ng sigaw ang babaeng volunteer dahil mabilis pa sa kidlat ang nangyari. Biglang tumigil ang mundo niya at ito ay natumba. Napatakbo ang mga tao sa simbahan patungo sa bahay Kalinga. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na sigaw at pagwawala sa iyak at takot ang ginawa ng babaeng pulubi. Patay! Aswang! Patay! Paulit-ulit niyang sambit sa sarili na nakaturo pa ang daliri sa bangkay. Gulat ang lahat nang makita nila sa marmol na sahig na nakahandusay ang duguan at walang buhay na katawan ng volunteer. Mabilis tumawag ng pulis si Estong at sa pag-iimbestiga, dinukot ang puso at ito ay nawawala. Hindi naman ginawang suspek ang pulubi dahil unang-una walang makitang bahid na dugo sa kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang mga kamay. Wala din siyang hawak na puso o anumang laman ng taong at sa bibig niya malinis at higit sa lahat, hindi siya ganun kabata para magiging malakas at matulin. Kung siya man ang may gawa dahil sa itsura niyang may kaedaran na puno pa ng mga sugat ang katawan, tanging ang volunteer lang ang siyang naliligo sa sarili nitong dugo. Nilagyan ng kulay dilaw na tali ng mga pulis ang kwarto para sa mas malalim na pag-iimbestiga. Padre, ito na ata ang sinasabi ni Mercedes sa akin. Ito na yata ang kinakatakot niya ang maulit muli ang nangyari noon. Ano po ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala at aalamin natin ang maaari nating maitulong sa kaso. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang mga pulis ang mag-asikaso sa bangkay na yan. Sagot ni Padre Miguel.
Doon lang napansin ni Estong si Mercedes. Nasaan pala ito at bakit wala? Kinabahan siya kaya madali siyang nag-ikot sa kabuuan ng simbahan at hinanap niya si Mercedes. Nang hindi niya mahanap ito, nagdasal na lang siya na sana ligtas si Mercedes sa kapahamakan, lalo na ngayon. Sa isang sulok ng bodegang masikip, marumi at napakadilim ng kumbento, may umiiyak. Gusto niyang lumabas sa kadiliman na yun dahil natatakot siya baka siya ay makita ng kung sino man at isumbong na maging daan sa maaga niyang kamatayan. Pero hindi maaaring magtago siya ng mahabang panahon doon. Mamamatay din siya sa gutom at lungkot. Kung sakaling hindi man siya makita ng mga tao doon, baka nga sa kagat pa ng mga daga na nandoon siya mamamatay. Kaya nagpasya siyang magpalipas ng gabi doon. Mercedes, sus Ginoo, andyan ka lang pala. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo dahil sa nangyari kanina. Nasaan ka ba? Saan ka nagpunta? At ano yang binabanlawan mo? Bakit hindi mo hayaan kay Manang Elma yan? Total bukas dating nun para maglaba. Sus Mariosep. Gulat ni Mercedes. Muntik na niyang maihagis ang hawak-hawak niya. Ikaw pala yan, Estong. Kaya ko na to. Isang damit lang naman. Siya nga pala, nahuli na ba yung pumatay sa volunteer natin? Nakalabas na kasi ako ng kumbento noong nangyari yun eh. At ginabi na ako ng uwi dahil may dinaanan pa ako yung mananahinang damit para sa patron. Sinilip ko kung tapos na sabi bukas na lang daw ng maaga dadalhin dito. Kaya di ko na naisabay sa pag-uwi. Ganun ba? Paano pala tuloy pa din bang tanggalan yung pag-alis kay Jesus sa krus? Kahit na may nangyari dito. At siya nga pala, bukas may mga tanod at pulis na din magbabantay para sa kaligtasan nating lahat. Mercedes, maaari ba akong makitulog sa kwarto mo para mabantayan kita? Lalo na naikwento ko kay Padre ang nasabi mo noong isang araw. Huwag kang mag-alala, doon ako sa lapag at ikaw ang sa kama, kaya safe ka sa akin. Hirit ni Estong. Seryoso ka, Estong? Naku, baka kung ano isipin nila sa atin. Huwag na, kaya ko sarili ko. At isang sigaw ko lang dyan, alam ko magigising ka. Kahit mantika ka kung matulog. Pero salamat pa rin Estong sa pag-alala mo sa akin. Alam mo, sa patuloy na ginagawa mo sa akin to, parang may kung ano dito sa puso ko ang umusbong. Parang mahal na kita. Kaso hindi yata pwede kasi nakapangako na tayo. Ako magmamadre. At ikaw ay magpapare, kaya kailangang ialis ko sa puso ko ang nararamdaman ko sa'yo, Estong. Mercedes, totoo ba yan? Baka ginugudtay mo lang ako para pampalubag loob. Hindi kita pinipilit na tumbasan mo kung anong meron na nararamdaman at pinapakita ko sa'yo. Dahil kagustuhan ko yun. At magsasalita pa sana si Estong nang biglang lumapat na ang labi ni Mercedes sa labi niya. Alam kong nabitin kayo mga kapatid, pero huwag kayong mag-alala. At inanarate ko na po ang huling episode ng ating kwentong Aswang na Manananggal. Para matapos na
ang kwento nito. At salamat na din sa mga taong sumubaybay sa part 1 hanggang sa part 4 ng kwentong ito. Sana nagustuhan nyo ang kabuuan ng kwentong. At sana huwag kayong mawawala sa penale ng aswang na manananggal na i-upload ko sa susunod na araw. Maraming maraming salamat at bye-bye!